those players who don't know me, they better know me because when I play hard, I really play hard. Malapit na nating makita si Francis Lebron Lopez na maglaro kasama ang kanyang team sa OTE laban sa iba pang magagaling na teams gaya na lamang ng team ni Mikey Williams na kung saan isa si Mikey Williams sa pinakamagaling na high school basketball player ngayon sa US. Sa inilabas na video ng OTE ay nagpapakita si Lebron Lopez ng kumpiyansa na kakayanin niyang makipagsabayan sa top NBA prospects na kabilang sa OTE at maging sa kanilang makakalaban. Sabi nga ni Lebron Lopez ay dapat kilalanin nila ito dahil na rin sa hindi rin ito basta-basta magpapabigay na lamang sa loob ng basketball court at talagang maglalaro ito para manalo. Isa ngayon si Lebron Lopez sa mga pinakabatang Filipino basketball players na kagaya ni Kai Soto na talagang aabangan ng mga Filipino basketball fans dahil na rin sa kung sakaling maging maganda ang laro nito sa OTE ay pwede itong magkaroon ng pagkakataon para sa NBA Draft 2022. Ang minimum na sahod sa OTE para sa kanilang isang taon dito ay 100,000 USD o mahigit sa 5 million pesos at posible na mas mataas pa ang nakuha ni Lebron Lopez. Base na rin sa OTE ay may laro ang mga ito sa Friday laban sa team ni Mikey Williams at posible nating makita si Lebron Lopez sa larong ito. Depende na rin sa kung kaninong grupo ang gagamitin ng OTE laban sa team ni Mikey Williams. Ang OTE ay merong 27 players base na rin sa kanilang official page na nahahati sa tatlong teams at kabilang si Lebron Lopez sa team ni Coach Tim. Update naman tayo sa Adelaide 36ers at mas tumitindi pa ang ginagawang pag-iensayo ng mga ito dahil na rin sa malapit nang magsimula ang NBL Blitz o ang pre-season games ng NBL Australia. Karamihan sa mga video clips ng Adelaide na inilalabas nila sa ngayon ay ang mga clips ng mga veterano nilang players sa kanilang practice. Pag-usapan naman natin ang mga expectations dito kay Kai Soto. Gusto ni Coach Broughton na magkaroon kaagad ng impact si Kai dito sa NBL Australia. Mas maagang pagpapakitang gilas, mas makakabuti para kay Kai nang sa ganon ay tumaas kagad ang draft stock nito at sunod dito ay stability na kung saan steady ang laro nito at nakakatulong sa kanyang team na may magandang stats sa kada laro. Sa ganitong paraan ay baka makapasok si Kai sa first round ng NBA Draft 2022 at hindi lamang expected na babagsak ito sa second round ng NBA Draft 2022. May mga ilang nagsasabi rin na posibleng makuha ni Kai Soto ang Rookie of the Year Award dito sa NBL Australia. Masasabi natin na malaki rin ang expectations dito kay Kai Soto at ganyan naman talaga pagdating sa larangan ng sports lalong-lalo na kung nagpapakita ka ng potential na kaya mong gawin ang mga bagay na ito. Hindi magiging madali para kay Kai ang mga expectations sa kanya pero mukhang kaya naman niya ito sa pamamagitan ng hard work sa pag-iensayo. Nasabi na rin ng mga dati niyang kasama sa NBA G League Ignite team na nasa kanya na ang mga tools na kailangan para maging isa itong NBA basketball player gaya na lamang ng NBA size at skills. Sa ngayon ay mukhang experience at polishing na lamang ang kailangan ni Kai at makukuha niya ito dito sa NBL Australia na kung saan malapit na rin itong magsimula. Yan na muna para sa video natin ngayon. At kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button, notification bell at ang like button kung nagustuhan mo ang ating video. Kita ulit tayo sa next video natin and God bless sa ating lahat.